I-try natin. Hi guys! Welcome back! It's me, Ilarn again, and you're still watching on my YouTube channel! So ayun nga guys, kumusta kayong lahat? Ayun, for today's video, gagawa na naman tayo ng another product review from Aficionado. So ayun nga guys, kung regular po kayo na viewers sa ating channel, nakagawa na po tayo ng ilang product reviews from Aficionado. And we're done with F4, F60, and then nakagawa na rin tayo ng unboxing, tapos yung entry natin before sa Aficionado. So ayun nga guys, for today's video, ang i-re-review po natin ay ang one of my favorite, or no, it's not one, it's my favorite scent actually from Aficionado, and that is F10. So ayun nga guys, kung mapapansin nyo, meron tayong mga Aficionado perfume dito sa harapan natin. And yan po ay ire-review po natin isa-isa. Ayun. So bali, abangan po ninyo kasi ire-review po natin yung mga yan. But for now, ang re-review natin ay yung F10. So guys, ito yon. Charan! F10. So, ito yun. Kung mapapansin nyo, ayan o, bawas na siya. Nagamit ko na siya. Para at least, di ba, ma-feel natin for parang maging realistic yung ating product review. So, ayun. So, ito, 85 ml. Ayan. Ay, meron ding maliit nito, pero ito so far yung pinakamalaki na sizes nila. So, kung mabibili po ninyo ito sa mga malls or even online stores, ang price po nito is $265. So, ayun nga guys, nasabi ko kanina no, na ito yung favorite ko na perfume ng Aficionado kasi sobrang long lasting yung bango niya at nagtatagal talaga siya buong araw. Of course, kung bibili pala kayo is meron po siyang kasamang pouch. Free po yon kung ang bibilihin mo is 85 ml. Then if ever maubos siya, pwede po siyang for refill. Ibabalik mo lang yung bottle sa kiosk kung saan ka bumili or kung saan ka bibili. And of course, may discount. Ayon. So bali, I think around $240 na lang yung price if meron kang bottle. So ayan, i-try natin. Sobrang bango talaga guys, promise. Ayun nga no, pag nagtatagal siya, like kumakapit siya sa damit, na halimbawa ngayon, so kinabukasan, palagi kong sinasabi kasi halos ganun yung scent ng Aficionado. Long lasting talaga siya. So, of course, pag kuha na rin, pag bibili kayo, i-avoid lang natin na i-store siya to direct sunlight. And ang sabi pa dito, i-avoid din natin siya, away din siya dapat from flame or apoy. And of course, avoid contact with eyes, mouth and ears. So pag nag-spray tayo, make sure lang na hindi ma-i-sprayan yung ating mata, lalong-lalo na of course yung mouth and then yung ears natin. And of course, use only under adult supervision. Ano pa ba? Of course, proudly. Product of the Philippines. Ayan. So, and ang kagandahan talaga nito guys, no?
kahit halimbawa sa ibang bansa, available din siya. And then guys, no, kung mapapansin niyo sa bottom nung bottle, meron din siyang manufacturing date. Ayan, ito oh, manufacturing date niya is January 9, 2021. Ayan, clear ba? O, basta yun yun. And then, pag gusto nyo din guys, no, na makamura, palaging nagsisale yan sa aficionado, lalong-lalo na sa Shopee. So, parang i-visit. I-visit lang ninyo yung kanilang store sa Shopee. So, yun lang guys. That's all for now. This has been Larnie saying bye-bye everyone!